maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan! Season 3! Magandang araw, ako po si Amy Buico. Dito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, meron tayong makakasama na nagmamay-ari na isa sa mga naging paboritong pasyalan sa Cavite. Bakit kaya? Alamin natin yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw ang makakasama po natin ay galing po ng Amadeo Cavite. Siya po ang may-ari ng Lucia Lake Farm. Siya po si Mr. Henry Brolanda. Hello, sir! Hi, good morning, Ami, and thank you for having me here. Thank you, sir. It's an honor po. Naku, kilalang kilala po kayo pagdating po sa farming. Ang dami nagre-recommend sa inyo, kaya isang privilehiyo po ito sa aming show na makasama kayo. Hindi naman. Sige na. Sir, ang inyong farm ay Lucia Lake Farm. Di ba? Ang hirap, yes, medyo mahirap i-pronounce. Lucia Lake. Lucia Lake. Ano ba ito? Well, Lucia Lake is an Italian word for fireflies or alitaptap. Alitaptap. Kasi, well, there's a story behind it why we name it Lucia Lake. You know? We named the farm Lucia Lake. It's because the first time na nag-overnight kami ng familia sa farm, actually, we were visited by fireflies. Ang daming alitaptap. So, na-overwhelm kaming lahat with that experience na talagang goosebumps siya. Hindi namin malimutan yung experience na yon. And with that experience, talagang ang dami niya. Hindi siya isa, dalawa, tatlo. Talagang ang dami. Sobrang liwanag ng farm at that time. That was, I think, July or August of 2016. Noong time na yon. 2016 siya. Sorry, 2015. Pero sir, yung mga panahon yan, bihira na ang alitaptap pa. Exactly, oo. Especially at my age during that time, yung experience na yon is first time kami nakakitang lahat ng ganong kadami. And then I did my research, no? We did our research. And nalaman namin, pag maraming alitaptap sa lugar mo, ibig sabihin yung biodiversity o yung lugar mo, okay siya, you know? Very healthy, very clean, and then balance yung kanyang yung ecosystem. And then, during our research din, nalaman ko na para dumami ang fireflies, kinakailangan, kasi sila eh, hindi sila katulad ng mga katulad ng mga bees na pag ayaw nila dun sa lugar, lumilipad sila o nagsoswarm sila. Ang mga alitaptap hindi ganon. So they stay and they die there eventually. Oo. So that's the reason why doon sa mga ibang lugar nawawala na ang mga alitaptap. It's because hindi na sila nag-exist, no? Hindi kasi sila lumilipat eh. And there are three things to do para makip mo yung alitaptap. Una is of course yung ilaw, no? Yung dapat less ang ilaw mo sa farm. Kaya kami solar kami sa farm, yeah, even up to now. So, pag masyado kasi maliwanag, hindi sila dumadami. Alam mo kung bakit? Bakit po? Okay. Ano ang umiilaw, lalaki o babae? Sa alitaptap? Babae. Hindi. Actually, ang umiilaw actually lalaki. Kasi that's one way for them, yung lalaki umiilaw, maa-attract ngayon yung babae. Yung babae. Okay. So, baliktad pala. Baliktad. Hindi nagpapaganda ang babae. Actually, gwapo dapat ang lalaki para ma-attract na yung babae. Di ba? So ngayon, pag nag-mate sila, then pupunta na yan sa ground, no? And it will take
almost 2 years bago siya maging alitap-tap. Ganong katagal. Wow. Oo. Kaya kami, unang-una, lesser ang aming ilaw, no? Kasi nga, pagka masyadong maliwanag, nalilito yung babae. Kasi sabi na ba, nasa na yung aking hinahanap na gwapong lalaki, no? Nawawala. Kasi nga, ang liwanag eh. So, hindi sila dumadami. That's one, light pollution. Ikalawa, is human intervention. Kaya kami sa farm, hindi kami nag-a-accept ng napakaraming bisita. Yeah. Ang aming maximum is only about 20. Well, minsan may nakakalusot na 25. Kasi, yung mga alitap-tap, pag nangiklog, nasa damo sila. Oo, kaya hindi rin kami masyado nag-grass cutter. Doon sila nangingitlog eh. So, pag naapakan mo yan, o nawala na yan, wala na. Hindi na sila dadami. Yan. And then, so, last but... 20, kahit hindi pa pandemic. Oo, even ano, talagang nililimit namin siya. Oo. And we make sure na you know, masaya yung mga visitors when they come to the farm. Kasi pag masyado madami, magulo eh, no? Opo. And we would like to maintain yung tahimik na lugar, no? Yung biodiversity ng place for people to experience what is it like living in a you know, closer to nature, in other words, no? Kasi pag masyado marami, maingay na, di ba? Hindi ka na mag-enjoy masyado. Kaya yon, minimaintain namin yung dami na. And then, pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. How to grow food, you know, in harmony with nature. So that's how we do it. And then, last but not the least, para dumami yung firefly is, of course, yung use ng pesticides, no? Oo. Kasi pagka gumamit ka na, the moment gumamit ka ng mga pesticides, be it organic or non-organic, mamamatay sila. Oo. So, hindi sila dadami. So, sa amin, we have our own way of pest management. So, minamanage namin siya. So, we maintain the balance in the farm. And then, you know, make sure na they continue to thrive. Yung mga fireflies, hindi pa rin nawawala. So even up to now, pag pumunta ka sa Lucille, meron pa rin kaming alitap-tap, especially during the months of July and August. Oh. Kasi yan yung mating season nila. Dati po, nung pumunta ako ng Palawan, meron pang tour, firefly tour. Yes. So, sayang lang, na-miss namin kasi umuulan. Pero sa inyo pala, pwede palang ma-experience itong mga alitap-tap. Oo, meron pa rin siya. Kasi yung surroundings namin, ano pa rin siya eh, talagang balansyad. Ano pa rin siya, hindi pa siya infested by, ano eh. Hindi pa siya nabibisita masyado. Opo. So, maswerte rin kami. And sir, yun ang naging motivation namin. Yes. To keep it that way. So even our way of farming is very natural, which we continue to share with people that come to us and also dun sa surrounding communities. Yes. Or barangay. Sir, nabanggit mo yung natural farming and then sabi mo kanina pag gumamit ng mga organic pesticide or ano ay organic na fertilizer is it can also cause ng harm na rin dun sa ating mga alitap-tap. Ano pinakaiba nung organic sa natural way ng farming? When you say kasi natural, yung system of farming mo is you try to understand yung behavior ng lugar mo eh. And then ikaw dapat ang mag-adjust doon sa environment, no? Ang nangyayari kasi sa atin is tayo as human beings, we try to interfere so much with the natural environment. Ito kasi yung fundamental belief namin, no? We always say that, you know, God has already given us a perfect and balanced nature. Yeah. For us humans to enjoy a simple yet abundant life. So, ibig sabihin, perfecto na yan eh. Diba? It was given to us. It's there. So, the lesser you interfere with nature, the better it is, you know, able to give us food. Ang nangyayari kasi sa atin is, yun nga, pinag-usapan natin kanina, we waste so much food. Grabe tayo magtanong. Tapos sasabihin natin, nagugutom yung ibang tao. Because it's the way we eat eh. O, diba? And then, kaya din ang mga farmers, nagmamadali din, gusto magkapera, they resort to ways of farming or system farming system na they did realize or they don't realize na nakaka-apekto sa environment. So, I always tell people, let us not be the last generation of farmers.
in this world. Kasi meron pang susunod na farmers eh. Di ba? Yung mga apo natin, yung mga anak natin. And the way we do farming right now is really destroying the whole planet eh. The whole environment. So, pag-isipan natin yan maigi, no? So, the lesson, there is always a way na we can work together with nature. And we have been doing that for the last 5 years. Mm-hmm. So, yeah. 6 years na pala. Sir, di ba mahirap magsimula sa ganyan? Kasi yung iba, ina-encourage nila is sa halip na synthetic farming, organic farming. But your ways is natural farming. Hindi ba? Kasi yung iba, hirap na sa organic farming eh. Sa'yo, yeah, well, natural farming. I have nothing against organic farming. No? There's not so much difference about it. Ang importante lang kasi is we have to understand, again, going back to basic principle na it's already perfect. It's already balanced. The moment kasi na nag-interfere tayo, no, especially yung soil that you have right now, is wala, masisira yan eh. Diba, we always keep on saying yung isang kutsarita o kutsara ng soil, there are millions or billions of organisms there. Eh. And yet, here we continue to dig the soil. Diba? Mm-hmm. Binubungkal pa rin natin ang tubig. Alam mo ba, pag binungkal mo ang tubig, yung microbes niyan o yung texture at saka structure ng lupa mo, masisira. Mm-hmm. And it will take a while para maibalik mo siya. So, ang mangyayari ngayon is nag-a-add ka ng fertilizer para bumalik ka agad siya. And the moment na laging ganun ang practice mo, bungkal, fertilizer, nasisira siya na nasisira. A good example, ha? Ano tawag doon? Yung nagpapapedicure ka? Manicure. Manicure. Di ba yung nasa kanto ng dulo ng paa mo? Ingrown. Yung ingrown, yes po. Ingrown, di ba? Yung ingrown, pag hindi mo siya tinanggal, di ba, okay lang siya. Mm-hmm. Pero the moment na inumpisa mo siyang tanggalin, Dalali. I tell you, every other month, hindi maring hindi ka pupunta sa parlor. Mm-hmm. Bakit? Kasi sumasakit eh. Correct? So, lagi mo siya ngayon aayusin. So, the same is true with the soil. Mm-hmm. And pagka tinignan mo siya on a bigger perspective, pag tinignan mo yung mundo, no, the earth, it's 70% water, tubig, right? And it's about 29 or 30% na land. And out of that 30%, about 20% of that is glacier o yung mga bundok na hindi mo pwedeng taniman. O kaya disyerto. Di ba? So ano natira sa'yo? Meron ka na lang mga 10 or 8%. Yung mga 5% na yun, 4% na yun, ano yan? Highway, karsada, or kaya city, urbanized. So wala ka na naman tataniman. Kaya nga nagtatanim na ngayon sa bubungan at saka sa, di ba, urban gardening. Opo. It's getting popular. Kasi nawala ng lupa eh. And I tell you, now, 4% of the whole planet, ang pwede mo na lang taniman ng pagkain. Mm. Eh doon din tayo nakatira. So we encourage people to build soil. Dapat dagdagan mo ang lupa mo sa farm mo. And we do that by composting. So, nagko-composting kami. And that is a very simple process to build good soil. Yes. So, yung pagko-compost. Sir, nadinig ko ang yung way para sa composting is lasagna. Lasagna way. Can you explain it more? Lasagna or sapin-sapin. Kasi meron kami naging bisita. No? Frances din siya. So we get a lot of visitors all over the world. Eh. So may mga German, Japan, France. So they come to the farm and then nakikita na nila yung way of farming namin. And sabi niya, "Oh, what you're doing is like lasagna." Or sabi ko sa Tagalog yan, sapin-sapin. sapin-sapin, sabi niya, sapin-sapin. Kasi what we do is we don't till the soil. No dig kami. So hindi kami nagdi-dig ng soil. So ginagawa lang namin, gumagamit kami ng A-frame para makita namin yung natural contour ng area. So it's a very simple process. Permaculture naman yung system. Yes.
So nakikita namin yung korte ng lupa. So yung aming plot masabay sa korte ng lupa in order to prevent yung erosion. So gumagamit kami ng A-frame na parang level. And the very first people na na-recognize yan, na nakita natin na ginagawa yan, actually sa Pilipinas. Pumunta ka ng Banawe, rice terraces. Ah, yes. Oh, di ba? So sila, they do that eh. So pinag-aralan nila yung korte ng lupa, and then naglagay sila ng contour, doon sila nagtatanim. And it has been there for so many years, hindi nag-erode. Correct? Kasi nga, naka-contour siya. So yun ang tinuturo din namin sa farm. So katulad dito sa amin sa Cavite, medyo hilly yung lugar. So nagko-contour kami. So pag umulan siya, lesser ang erosion. Then we also keep the fertility of the soil. So yun ang ginagawa namin. Saka so, parang kaya, very effective naman, sir. The more you do it, you know, even up to now, mas nag-i-improve yung aming production compared to 5 years, 6 years ago. With lesser interference or interference from us. Kaya tamad farming eh. Tamad, yun yung susunod ko eh. Tamad farming. Pagkata sinabing tamad farming is wala ka talagang gagawin. It's a, maraming nga natatawa. Sabi, bawal ang tamad. Sabi ko, naman, talaga naman bawal ang tamad. Pero, when you say, to us kasi, when you say tamad farming, you give nature more, you know, leeway to interfere in the farm. Hindi pwedeng puro tao. You allow to nature to come to you. Parang hindi pwedeng yung nature yung susunod sa'yo. Oo, dapat ikaw ang sumunod sa nature. A good example, pumutok ang Taal volcano. Yes. Diba? Kailan ba yan? 2 years ago? 3 years ago? Basta pumutok ang 2 years ago. 2019. Yun. No? Before COVID eh. Correct. So pumutok ang vulkan. Nataranta kami lahat. Lahat ng community rito. Kasi talagang baksak yung aming farm. It's all gray. Yun lang ang makikita mo. So we started observing. So I invited a friend na taga-academe at saka na taga-government. Pumunta ngayon sa farm. Nag-soil analysis sila. So tinignan nila from different areas of the farm. And you know what? Yung asphalt that we saw in Pinatubo is different from the soil from na binuga ng Taal. Yung sa Taal kasi granules. Granules siya. Hindi katulad sa Pinatubo, sandy. Oo, buhangin. So, ngayon, nag-research ako. Sabi ko, anong bansa ang merong gantong similar volcano, yung maraming volcano around them? And then, ano ang tinanim nila? Pumasok sa isip ko, of course, the closest is Hawaii. Correct? Anong meron sa Hawaii? Anong marami? Dadan. Anong tinatanim nila? Na marami? Pineapple yung sasabihin ko. Pineapple. Correct? Pineapple. And it turned out, nagtanim kami ng pineapple. Wala kaming gamot na ginagamit. Hindi kami gumagamit ng etrel, yung mga ganon. So, eventually, ang ganda ng yield namin, ang tamis pa. Kaya yung mga bisita namin, tuwan-tuwa. No, dahil po yan park, dun kasi, sa asphalt ng Taal. So, you know, nature, you cannot do anything against nature eh. Very powerful yan eh. Yes. Diba? So here you are as a human being. Ano ngayon ang gagawin ko? Learn it from nature. Pag-aralin mo ang behavior niya. At sigurado yan, meron siyang magandang dala para sa iyo. O, di kumita kami sa pinya. ang galing. Parang diba? Nag-adapt po talaga kayo sa nature and nakita niyo yung parang kung sa iba yan, iisipin nila, wala na yung farm ko. Diba? Pero sa inyo, diba, nakita niyo yung potential. Correct. Kaya na-feature yon. So, nagtanim kami ng pinya na yun. And then, gumanda rin yung aming mga ibang plants. So, sabi namin, imagine, no, bait talaga ni Lord. So, pag napansin niyo namin imbalance, ibabalance niya. Opo. Ay, pag-usapan natin yan, sir. Yeah. Saka, sa ating pagbabalik ko, pag-usapan po natin, paano ba yung pag-pest control pagka ikaw ay gumagamit ng natural way of farming? Yan po. Ay, yes. Okay. Pag-usapan po natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan.
Nagbabalik po ang Agria ka dyan. Kasama pa rin okay. po natin si Sir Henry. Sir Henry, kanina naiwan ko yung tanong. Dahil natural way kayo, paano natin na kukontrol ang mga peste dyan sa inyong lugar? Okay. Alam mo, hindi lahat ng peste salbahe. No? It was created with a certain purpose. So again, natural farming is not a straight line. It's maintaining the perfect balance. So in other words, dapat balansyado ang insekto na pumapasok sa farm mo. Now, the reason why hindi nagkakaroon siya ng imbalance o dumadami yung mga peste na hindi maganda is because meron siyang imbalance. Hanapin mo yung source noon. Katulad sa akin, sa farm namin, we are surrounded by coffee planters. Coffee plantation kasi ang Amadeo eh. Oo. Kilala ang Amadeo sa kape. Sa kape. Masarap ang kape namin dito. Now, the moment na meron nagbomba na ng para doon sa kanilang kape, sigurado yan. Yung mga peste niyan, mag-iikutan yan. Magpupuntahan yan dyan sa farm namin. O kaya sa iba rin farm. So, ganun yan eh. Para ka nag-vaccine. So, pag nagbakuna ka ng sa isang farm mo, dapat yung buong community magbakuna rin kasi tatamaan sila eh. Okay? So, ganun na nangyayari. So, what we do now in the farm is, we maintain two points, no? Different colors at saka different smell. Okay. Colors and smell ng? Ng tanim mo. So, for example, always remember na mayroong mga tinatawag na plants na repellent. Nagre-repel sila ng peste. Yan, lemongrass is also a good example. So, they repel. Yung mga may amoy, yung mga matatapang na amoy, nire-repel nila. Okay? And then, also, meron ka rin mga crops na nag-a-attract. Okay? Ng mga insekto. Now, if you have that balance in your farm, na may maintain mo yung mga bumibisita ng mga peste doon sa farm mo. So, okay, kasi hindi po pwede na, oy, the moment meron kang nakitang aphids doon sa isang area, bubombahin mo na lahat ng anti-aphids yung buong farm mo. Okay. Yung, di ba, which will impact the other pests o healthy pests na kailangan ng ibang plant. So, nagkakaroon ngayon ng imbalance. So, yun ang, you have to keep that balance. So, ang ginagawa namin, sari-saring bulaklak ang nasa farm. Iba-ibang kulay, may blue, may yellow, yeah, may internatea is also good. Tapos pag-aralan mo kung saan madalas pumupunta yung peste. A good example, meron kaming tinatawag na sacrifice plant. Kasi meron kang repellent, meron kang attractant, at meron ka rin sacrifice. Sacrifice. Ang isang example niyan, based on my experience, ha, nagtanim kami ng cucumber, no? Yung Japanese cucumber. Di, ang ganda. Ang katabi niya, okra. Ngayon, napansin namin, yung okra, ang daming peste. So, with that experience, siyempre, bago pa lang ako noon, anong initial reaction mo? Tatanggalin ko yung okra ko kasi mas mahal ang bentahan ng pipino. Oo. So, tinanggal ko. Ayos. The next day, saan nagpunta ang peste? Lumipat. Pipino. Oo. So, yun, ganun ang nangyayari if you interfere with them. So, nakita namin na merong isa rin kaming plant, yung talong. Ang ganda rin niya as a sacrifice plant. Kaya, ang nangyayari, naglalagay kami ng talong sa areas na ano, o parang sinasabi namin, o pag may peste, oy, dito na kayo sa talong. Sa talong, oo. O, ikaw, halimbawa, anong favorite na ulam mo? Adobo po. Adobo. O, naghahanda kami ng adobo para huwag ka nang pumunta rin sa ibang halaman. Kung dito ka na sa adobo, yan ang favorite mo eh. So, we limit their movement doon sa isang area na yon. O, di pabayaan namin masira yun. Di ba? Pero, nasagip yung iba naming pananim. Crops, opo. Ibang crops. So, hindi na kami yung nagbobo. Tamad kami. Hindi na kami gumagawa ng mga OHN. Although, alam namin gawin yan, ha? So, and we have nothing against it. Kung trip na bomba, di magbomba. Kasi totoo yung mga farmer pag nagbobomba, no? Oo. Saya-saya nila, no? So, kami, ang ginagawa lang namin, alam mo, kakwate. Yung kakwate juice. Oo. So, meron kaming sa sulok ng farm, meron kaming ornamental deal doon. So, yung ornamental deer, attractant yan. So, the moment na maraming peste o maraming insekto yung halaman na yon,
that's a signal for us na pwede na kami magbomba ng ano ng kakwate. Kakwate. Paano ang paano ang ginagawa niyo po sa kakwate juice? Ah, nilalagay namin sa sako, tapos yung sako na yun lalagay namin sa timba, yung mga galing panaderya. Yung maliliit na drum. Okay. Maliliit na drum. Oo, so lalagay namin doon, tapos lalagay namin yan ng tubig. Now after 3 days, no, na ferment na siya, kukunin namin yung juice niya. Yun lang ha, ang baho niya, sobrang baho niya. Kasi nga very high ang ano, yung amino acid ng ano, yung nitrogen ng kakwate. Gustong-gusto nga ng mga earthworms 'yan eh. Okay? So, yung isang litro ng kakwate juice, nilalagay namin sa 3 litro na tubig. Oo. So walang gastos, 'di ba? Matipid. Oh, 'yun ang binobomba namin sa hapon. Pa towards sunset. Okay. Pero kasi para hindi siya mainit. Mainit kasi siya ng konti. Tapos lahat ng taong dadaan doon sa barangay road namin, lahat yung nakatakip. Nakatakip yung ilong. Hindi ka naman nare-report doon, sir. Hindi. Alam naman nila na nagpapaalam kami na mag-i-spray kayo. Eh ngayon, yung mga nagkakapi doon, nakikihingi na rin ng aming kakwate. Eh ang daming kakwate rito eh. So ibig sabihin, available yan dyan, no? Nature has already provided them to you. So all you have to do is to understand and how you can use it. Okay, okay. Ang dami ng studies about kakwate. Yan, sabi mo, libre ang iyong kakwate. Oh, so, sinasabi mo ba, sir, na pag ako ay lumipat sa natural farm, mura lang, malaki, matitipid ko, at kikita ko ng mas malaki? Napakagandang tanong yan. Alam mo, natural farming is a very simple way of farming. Hindi siya system, ha? It's not a farming system, it's a way of farming. When you say way is, talagang you have to understand the whole thing. Okay. So, it has to be simple. Dapat napaka-simple niya. You can just imagine in our farm, ako lang ang nagtatanim, ang wife ko nasa kitchen, at meron akong 2 tao helping me with my livestock at saka yung livestock at saka itong mga crops namin. That's all that we have. So, kapag simple ang sistema mo, you know, the better it is na mas sustainable siya. Mas kikita ka pag simple. Pero pag kinomplicate mo siya, yung marami ka ng mga pinaggagawa na mas malaki pa yung gastos mo. Oo, bibili ka. So, the lesser yung inputs mo sa farm, the better. Katulad namin, yung aming fertilizer, ang fertilizer namin is dumi ng baboy, dumi ng baka, dumi ng mga hayop. Iko-compost namin, lalagyan namin ng tinabas na katawan ng saging, mga dahon, di ba? Tapos lagay dyan, pati yung kanilang bed, yung ipa, kasi deep bed yung namin, mga baboy. Then after 6 to 8 months, di ba, tiyo na siya, lagay na yan sa ibabaw, lasagna na, and then tanim na. Oh, bilang ka lang ng 21 days, 24 days, lettuce na. Hmm. Oh, 120 or 150 days, era pa ng fruit bearing. So, it's a very practical and simple system. Okay, kaya ang mga tao namin, pagdating ng alas 11, pahinga na. Babalik yan alas 3, hanggang mga alas 5. So, simple lang. At kung mag-dilig kami, once a day. Once a day? Oo, kasi po, nakakontour yung aming lupa. So, we are able to capture water in the mountain. Kasi mahal ng tubig sa bundok. Opo. Number one, ngayon, tubig talaga. Iba, tubig, inaakyat pa yung tubig naman. Correct. Ay, ang mahal ng tubig sa amin. Triple na halos ang cost pag sa Maynila. So, imagine mo. So, we find a system. A system there is yung compost. Ang compost kasi source water. Ha? Nag-prevent ng erosion. Ganda pa ng fertility ng soil. We can talk almost half day about composting. Ibang topic yan. And this way of farming is done in most developed countries. You go to the UK, Australia, even North America, it's all composting. Wala silang molasses kasi ron eh. Kaya hindi sila makagawa ng ng mga concoctions. Pero you can see, compost lang, and then they have enough casting from the worm, from the earthworm. Ang kaganda ng halaman nila. So it's a very simple. And ang composting kasi is natural. This is what you see from nature. Eh. Di ba?
lahat naman na de-decompose. So, yun lang. Sir, farm kitchen table. Pag-usapan natin okay. Yun. Okay, sige. Well, yung farm, yung konsepto kasi ang alam ko rin is farm to table, farm to table. Mm-hmm. So, yan yung nauso eh. And lately kasi, in the last 2 to 3, almost 2 years, no? Nakita namin na merong importanteng component na nami-miss natin, which is actually the kitchen. Mm-hmm. Oo. Kasi sila yung nagde-develop ng what you have para magawa nila and then serve it on the table. So we owe a lot. A farmer should understand how the chefs or how, you know, yung mga cook prepare their food. Kasi nga, ang dapat dyan, alam mo lahat kung what's going on. Dapat maganda ang collaboration. As they always say, ito ah, sinasabi ko lagi yan. You are what you eat, correct? Hmm. Yan ang sabi nila. You are what you eat. Sabi nila. Pero ngayon, dinadagdagan ko yan. Sabi ko, however, if you don't know where your food come from or how your food is prepared, then you don't really know who you are. Tama, may point to. Diba? Oh. Kasi yabang tayo, you are what you eat, farm to table, you are what you eat. Pero you know, if you don't know where your food come from, kung hindi mo alam kung saan galing ang pagkain mo, diba? Ang kinakain mo pala ay galing na ng abroad na finiriser. Mm-mm. At enjoy na enjoy ka, di ba? Yung pala, ganun ang sistema ng luto nun. Then you don't really know who you are. Karapatan ng bawat mamamayan, Tagalog, gano'n ha, malaman kung saan galing ang kanilang pagkain. Di ba? Ikaw, di ba importante siya, alam mo kung saan ang gagaling yung isda na kinakain mo? Siyempre naman, gulay, sir. Di ba? At kung malinis ba ang pagkakalo? Kung malinis, yun talaga ang kailangan i-consider, kung malinis. Kung malinis. So, dapat alam mo yun. Karapatan mo yun. Kasi bibili ka nun. Binabayaran mo yun. And then it turned out na, nako, doon pala galing yung pagkain ko. Ganun pala nung tinanim yung katakot-takot na fertilizer. Diba? Ha? So, dapat alam mo kung saan ang gagaling. Kaya dapat alam ng chef din yon. Kaya yung mga chef, tinutulungan din namin. So, pinakikilala nila kami doon sa mga customers nila. Ah, basta baboy, galing yan kay Lucio Le. Alam na kung paano yan, anong pinakakain dyan. Kaya may mga celebrities o even mga kilalang tao sa lipunan natin, kapag hindi galing sa Lucio Le, hindi kami nag-iayabang ha. Pag hindi galing sa Lucio Le ang baboy, hindi pinakakain. Oh. Kasi alam nila yung quality ng baboy na what we have. Yan ang kaya namin ipagmalaki. Kasi alam nakikita yung, nila. Yung native baboy na yan, nag-alaga ko niyan as a pet. Oh. A pet. Oh. Pwede naman kami din. Oh, as a pet. Oh. Pero pag naman kailan hindi na pet. Oo. Pero nag-start po ako niyan isa. Tapos nanganak siya, yung mga naging anak, yun na yung pinapakain. Pero siya, siyempre, sa bahay naman niya natutulog. Malinis ang baboy na native. Correct. Sa isang lugar lang siya dumudumi. Sa isang lugar lang siya dumijingle. Hindi siya katulad ng aso. Smart. It's the second smartest animal after the dolphin. Ang baboy. Baboy. Kaya yan, pag pumasok ka ng kulungan, magsalita ka pag narinig nila yung boses mo. Kaya ako kumakanta ako pag gumagawa ako ng kulungan. Ah, talagang magdudunga. Oh, Kuya Henry. Recognize na nila. So, alam na nila yon. Alam na nila yon. Dali, ang bait nila. Opo. Sir, sa lahat na napag-usapan natin ngayong araw tungkol sa natural way of farming, meron bang disadvantage? Well, I would say more advantages. I don't see, not unless people will tell me na sabihin eh, may disadvantages in natural farming, because natural farming has been there even before we were born. So, nagkaroon lang ng evolution ng farming na introduce yung mga fossil fuel fertilizers, etc., etc., yung sowing, etc., yung time na yan. Noong mga 60s, 70s eh. So, naturuan yung mga farmers the easy way. Parang instant coffee. Pagka ano mo, instant coffee. Ngayon, pag may peste, gamit ka ng ganito. Pag yung lupa mo, pagka araro mo, lagyan mo ng complete, 14-14-14, o kaya 28, blah, blah, blah. Tinuturo, numero. So, naturuan yung mga farmers na, oy, ang bilis, di ba?
may kita. Mm-hmm. Pero hindi nila alam. Ngayon, nagpunta ako ng Kalaka, may binisita akong farmer doon. Ang kanyang lupa doon, buhangin na. Pag umulan, kape, putik, nag-i-erode. Hindi na kumakapit eh. So every time na magtatanim siya, fertilizer. Mm-mm. So kaya siya naglalagay ng fertilizer para dun sa halaman. And there is and actually mali yun eh, for us ah, kasi dapat kaya ka naglalagay ng field. Para sa lupa. Not, para sa lupa. That's the reason why you have to build soil. Ito nagiging emotional na ako basta 'yan ang topic eh. Ilalaban ko talaga 'yan eh. Kasi you know, we have to correct that mindset. Lupa ang dapat padamihin natin. We have to build soil. Now, I'm happy that more and more farmers now they realize the value of good soil, good healthy soil. Pag good healthy soil ka, wala ka ng problema about peste. Wala ka ng problema about, you know, sigurado healthy ang mga tanim mo. Alam mo kaya ka nagkakapeste kasi doon sa isang area mo merong mahina na halaman. Yun ang pupuntahan ng peste. Oo. Yun yung target. Kasi mahina eh. Target. Parang tao, 'di ba? Kapag bababa ang immune system mo, sakiting ka. Pagka ikaw ay malakas ang mataas ang immune system mo, hindi ako madaling kapitan ng sakit. Ganon din ang halaman. It's a natural behavior. Opo. Ayos. Thank you po talaga sa inyong pagsama sa aming programa. At sana nga po makaulit kami. At makabisita sa inyong lugar. Bitin din. Yes, isang oras lang kasi tayo eh. Pero sana po makaulit kami. Yes, thank you, sir. At sa ating thank mga you, kasamahan, mga ka-agrikultura, isang kaalaman na naman po ang natutunan natin mula naman po kay Sir Henry. Maraming salamat po ulit, sir. At itong gusto-gusto ko yung hashtag tamad farming na ating pinag-uusapan. Let nature do it. Yes, tama. Grow food in harmony. Binigyan niyo po ng leeway ang environment para makapag-produce sila. Maraming salamat po sa pag-introduce niyo din sa amin itong natural way of farming. Alam ko hindi na to bago, pero parang ito yung tinatawag natin yung back to basic. Yep. Na way of farming. At marami nga pong nakakapakinabang dito. Hindi lang yung farmer, hindi lang din po yung consumer, pati po yung ating mga lupa na kailangan po natin. Kaya sa ating mga kababayan, na-encourage po namin kayo na i-consider po natin yung ating mga lupa. Hindi pwedeng tayo lang po ay nakikinabang. Dapat po balance. So ito po ang Agree Ako Dyan.